Magandang araw mga mag-aara sa ikalawang baitang na sa ika-apat na markahan na tayo sa bagong normal na edukasyon. Ako si Teacher Jaja, ang inyong online teacher. Handa ka na bang matuto sa ating aralin? Tara na! Ating pag-aaralan ay pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Ito ay makikita sa ESP Weeks 1-3. Sa araling ito, inaasahang matututuhan mo ang mga dapat gawin upang maipakita ang pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Naranasan mo na bang magpasalamat sa Diyos? Sa papaanong paraan? Kailangan ba nating magpasalamat sa Diyos? Tingnan mo ang mga larawan sa slide. Ano ang nakikita mo? Ang mga ito ba ay biyayang bigay ng Diyos? Nagpapakita ba ang mga ito ng pagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos? Tama ka dyan. Ang mga larawan na ito ay nagpapakita ng pagpapasalamat sa mga biyayang ibinigay ng Diyos. Tandaan na maraming mga biyayang ibinibigay sa atin ang Diyos. Dapat nating pasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha at sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nararapat lang na ingatan, pahalagahan at ipagpasalamat ang mga ito. May iba't ibang paraan ang pagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos. Isa sa paraan upang maipakita ang pasasalamat ay pamamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Nais ng Diyos na mamuhay ang tao ng tama at matuwid. At sa tuwing gumagawa tayo ng tama, ibig sabihin lamang ay kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na nanggaling sa Kanya. Dapat maging madasalin sapagkat ang pagdarasal ang pangunahing paraan upang makipag-usap sa Diyos. Ikaw, nagdadasal ka ba? Tuwing kailan mo isinasagawa ang pagdarasal? Maaari mong isulat ang iyong sagot sa ating comment box. Alam niyo ba na sa tuwing tayo ay nagdarasal, tuwiran tayo nakapagpapahayag ng pasasalamat sa ating Panginoon. Tandaan mo rin ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay ikatutuwa ng Panginoong Diyos. Nais niyang gawin din natin ang mga kabutihang ginawa niya para sa atin. Sa ganitong paraan, naipapakita ang pagpapasalamat sa mga biyayang bigay niya. Ang huli naman ay maging masaya sa lahat ng bagay na mayroon ka. Ang isang batang may kasiyahan sa mga bagay na mayroon siya ay totoong mapagpasalamat. Maging masaya ka sa kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo at namumuhay ka ng may kagalakan sa bawat araw. Ganon din maging masaya ka sa kung anong meron ang iyong kapwa. Ikaw, marunong ka bang magpasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos? Sa papaanong paraan mo na ipapakita ang pagpapasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos? Mayroon akong babasahing kwento at nais kong kayo ay makinig ng maigi. Pero bago tayo magsimula sa ating kwento, i-like lamang at i-share ang video na ito. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga video lessons natin. Ang kwentong aking babasahin ay si Ron, ang batang mapagpasalamat na isinulat ni Joy May de Raya Ramos. Ito ay makikita mo sa page 5 ng inyong ESP module. Makinig ng mabuti upang masagot ang mga susunod na tanong pagkatapos ng ating kwento. Sabado ng gabi, oras na para matulog si Ron. Bago siya humiga ay umupo muna siya sa higaan. Pinagdikit ang palad at nagdasal. Panginoon,
Maraming salamat po sa buong araw na ibinigay mo sa akin at sa aking pamilya. Salamat din po sa mga biyaya at pag-iingat ninyo sa amin. Amen. Ito ang kanyang panalangin bago matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Ron. Bago tuluyang bumangon ay naupo muna siya sa kanyang higaan. Pinagdikit muli ang palad at nagdasal. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa amin buong gabi. Amen. Tumuloy siya sa kusina at nasurpresa si Ron sa kanyang nakita sa kusina. Ang daming pagkain at may cake pa. Maligayang kaarawan, Ron. Maraming salamat, ate. Maligayang kaarawan. Maraming salamat po, nanay at tatay. Sabay yakap niya sa kanyang magulang. Bago kumain ay muling nagdasal si Ron. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain kaloob mo. Salamat po sa muling pagsapit ng aking kaarawan. Amen. At masaya silang pinagsaluhan ang kanyang handa. Halina't sagutin ang mga tanong na makikita sa Gawain sa Pagkatuto bilang isa, page 6 ng inyong ESP module. Sino ang bata sa kwento? A. Ron, B. Ronnie, C. Ronald. Maari mong isulat ang iyong sagot sa comment box. Ang bata sa kwento ay si Ron. Pangalawang tanong, ano ang kanyang ginawa bago matulog? Siya ay A. naglaro, B. nanonood ng telebisyon, C. nananalangin. Tama, siya ay nanalangin, letter C. Pangatlong tanong, ano ang kanyang panalangin bago matulog? A. Magpasalamat siya sa buong araw na ibinigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya. Letter B. Humingi siya ng maraming regalo para sa kanyang kaarawan. Letter C. Humiling siya ng maraming handa sa kanyang kaarawan. At ang tamang sagot ay letter A. Nagpasalamat siya sa buong araw na ibinigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya. Ika-apat na tanong, ano ang kanyang ginawa pagkagising? Letter A. Nanalangin, B. Naghahanap ng kanyang nanay, o letter C. Nag-ayos ng kanyang higaan. At ang sagot, letter A. Nanalangin. Huling tanong, sa iyong palagay, tama ba ang ginawang panalangin pasasalamat ni Ron at bakit? Letter A. Opo, para makatulog na siya. Letter B. Opo, para di siya mapagalitan ng kanyang nanay. Letter C. Opo, dahil ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos. At ang tamang sagot ay letter C. Ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos. Mukhang nasagutan mo lahat ng tama ang mga katanungan. Mahusay ang iyong ginawang pakikinig. Meron pa tayong isang babasahing kwento. Halina't ating unawain ang isang maikling kwento tungkol sa panalangin ni Yesha na isinulat ni Joyme Deraya Ramos. Muli makinig ka ng maigi upang masagutan mo ng tama ang mga susunod na katanungan. Pagkagising ni Yesha sa umaga, umupo siya sa kanyang higaan. Pinagdikit ang palad at nagpasalamat dahil siya ay nagising at may bagong umaga. Pumunta siya sa kusina, nakita ang hain ng nanay niya na agahan. Pumikit at nagpasalamat siya sa Diyos. Napansin ni Yesha na mukhang malungkot ang tatay niya si Mang Ronnie. Tatay, bakit po kayo malungkot?
ang tanong niya. Anak, hindi mo na ako makapamamasada ng jeep dahil may kumakalat na sakit na tinatawag ng COVID-19. At madali itong makahawa kaya hindi tayo maaaring lumabas ng bahay. Ang sagot ng kanyang tatay. Kahit walang pasada si tatay ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. Maraming biyaya ang ibinigay sa kanila. Hindi sila nauubusan ng pagkain at panggastos. Marami rin nagbibigay ng tulong sa kanila. Bago matulog si Yesha ay naupo muli siya sa kanyang higaan, pumikit at sinabi niya, Panginoon, salamat po sa lahat ng ibinibigay ninyong biyaya sa amin. Salamat po kay tatay at kay nanay sa aming pagkain at sa pagkiging ligtas namin sa loob ng aming bahay. Sana po ay ingatan ninyo ang mga frontliners at mga guro. Salamat po sa lahat ng ibinibigay ninyong biyaya sa amin. Amen. At iyon ang kwento ng mga panalangin ni Yesha. Ngayon handa ka na bang sagutin ang gawain sa pagkatuto? Ito ay batay sa kwentong ang panalangin ni Yesha. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos at mali naman kung hindi, gawin ito sa inyong papel. Una, manalangin si Yesha bago matulog. Pangalawa, nagpapasalamat siya sa mga pagkain na sa mesa. Maaari mong i-pause ang video na ito habang nagsasagawa ng gawain o kaya tingnan sa inyong ESP module. Pangatlo, nagagalit siya dahil nagkaroon ng pandemya. Pang-apat, nagpapasalamat siya sa pagkakaroon ng tatay at nanay. At panglima, nagpapasalamat siya sa mga frontliners at mga guro. Ang susunod nating gawain ay maaari mong sagutan sa quizzes o kaya sa Google Forms. I-click lamang ang mga link sa ating description box. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo na makikita sa page 9 to 10. Tingnan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang larawan na nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Una, napansin mong namumulaklak na ang tanim na halaman ng iyong nanay. Ano ang dapat mong gawin? Ito bang nasa letter A o nasa letter B? Pangalawa, pinasalubungan ka ng tatay mo ng laruan. Ano ang dapat mong gawin? Pangatlo, maraming pagkaing nakahain sa mesa para sa inyong tanghalian. Ano ang dapat gawin ng inyong pamilya? Pang-apat, umalis ang nanay mo at inutusan ka na alagaan at bantayan ang nakababata mong kapatid. Ano ang dapat mong gawin? Panglima, katatapos lang maglaban ng nanay mo. Napansin mong makalat ang loob ng bahay ninyo. Ano ang dapat mong gawin? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang apat na nakikita sa page 11 to 12, basahin ang sumusunod na sitwasyon. Ano ang dapat mong gawin upang maipakita ang pagbibigay pasasalamat at halaga sa mga biyayang bigay ng Diyos? Isulat ang letra ng tamang sagot. Number 1, nakalimutan ng iyong kapatid na pakainin ang alaga niyang aso.
Letter A, hindi ko nalang papansinin. Letter B, papakainin ko ang alaga niyang aso. Letter C, papakawalan ko na lang para makakain ang aso. Pangalawa, binilhan ka ng bagong karayola ng nanay mo. Letter A, iingitin ko ang ibang bata. Letter B, iingatan ko at titipirin ang karayola. Letter C, gagamitin ko kaagad para maibili ako ng bago. Pangatlo, marami kang pinagliitang damit. Ano ang dapat mong gawin? A. Itatago ko sa aparador. B. Isasama sa patapong basura. Letter C. Ipapamigay sa mga nangangailangan. Pang-apat, papasok ka na sa inyong silid-aralan. Nasa may pinto ka nang mapansin mong nasa likod ang kamag-aral mong may kapansanan at nahihirapan siyang lumakad papunta sa silid-aralan. A. Aalukin ko siya ng tulong na alalayan sa pagpasok sa silid-aralan. Letter B. Hindi ko na lang siya papansinin upang hindi siya mahiya. O letter C. Bibilisan ko ang pagpasok sa silid-aralan. Panglima, pagkatapos gawin ang takdang aralin, nakaramdam ka ng antok. Letter A, aayusin ko muna ang gamit ko bago pumunta sa kwarto at magdasal bago matulog. Letter B, pupunta na ako sa kwarto at iiwanan ko ang mga gamit ko. Letter C, matutulog na lang ako sa sala set. Ngayon naman para sa gawain sa pagkatuto bilang lima na makikita sa page 12, isipin ang mga biyayang tinanggap mo sa araw-araw na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Magtala ka o maglista ng lima at isulat ito sa inyong papel. Buuin ang maikling panalangin pasasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Kuna ng patlang upang mabuo ang panalangin. Gawin ito sa inyong papel. Mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa mga patlang ibinibigay ninyo sa akin. Sa aking patlang na nag-aalaga at gumagabay sa amin. At sa patlang nagpapalakas at nagpapalusog sa aming katawan. Sa iyong sagot ng papel, isulat naman ang tama kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos at mali naman kung hindi. Ito ay para sa gawain sa pagkatuto bilang pito na makikita sa page 13. Una, ipinamimigay ko sa kapwa ko bata ang aking mga laruan na hindi ko na nagagamit. Pangalawa, iniiwasan ko ang mga aso at pusa na paggalagala sa bahay namin. Pangatlo, nagbibigay ako ng pagkain sa kalaro kong walang pagkain. Pang-apat, nagdarasal ako bago matulog at pagkagising sa umaga. Panglima, inaapakan ko ang halamang tanim ng aming kapitbahay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 8 na makikita sa page 13, sa harapan ng iyong magulang o tagagabay, magdasal sa Panginoon na may mensahe ng pasasalamat sa mga biyayang bigay niya. Sa mga magulang o tagagabay, pakinggan ang panalangin ng inyong anak at sukatin ang performance batay sa rubric sa ibaba o sa susunod na slide. Maaari niyo pong kuwanan ng video ang inyong anak at isend sa GC o sa messenger ng inyong teacher.
Narito ang rubrik sa pagsasagawa. Kapag buo at malinaw ang pagkakasabi ng mga biyayang tinatanggap araw-araw na dapat ipagpasalamat sa Diyos, siya ay natatangi at ang puntos nito ay 5. Kapag hindi naman buo at hindi malinaw ang pagkakasabi ng mga biyayang tinatanggap araw-araw na dapat ipagpasalamat sa Diyos, siya ay magkakaroon ng puntos na 3. Ito naman ay katamtamang kagalingan. At kapag kulang ang pagkakasabi ng mga biyayang tinatanggap araw-araw na dapat ipagpasalamat sa Diyos, siya ay mayroong puntos na 1. Ito ay nangangailangan ng inyong tulong. Sa gawain sa pagkatuto bilang siyam na makikita sa page 14 at 15 ng inyong ESP module, sa inyong papel, piliin lamang ang letra ng larawan na nagpapakita ng pasasalamat. Narito ang mga larawan, letra na lamang ang inyong isusulat. Sunod na gawain ay gawain sa pagkatuto bilang 10 na makikita sa page 15. Sa inyong sagot ang papel, iguhit ang puso kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang bigay ng Diyos at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, si Asher ay may paggalang at pagrespeto sa kapwa. Pangalawa, si Lovey ay naglalaan ng oras para sa pagsimba. Pangatlo, si Joshua ay madalas tumutulong sa kapwa. Pang-apat, si Phillips ay palaging nagdarasal sa Diyos. At pang-lima, si Sugar ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Sa gawain sa pagkatuto bilang 11 na makikita sa page 16, isulat na lamang ang madalas, minsan, at hindi kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa susunod na slide o sa table na makikita sa page 16 ng inyong ESP module. Muli po, huwag nang isulat lahat. Madalas, minsan at hindi na lamang ilagay sa bawat bilang. Narito po ang mga gawain. Number 1, nagdarasal ako bago at pagkatapos kumain. Number 2, ibinabahagi ko sa aking mga kalaro ang mga laruan. Number 3, masaya kong kinakain ang pagkaing inihanda ni nanay. Number 4, binibigyan ko ng pagkain ng pulubi at iba pang nangangailangan. At number 5, naglalaan ako ng isang araw upang magsimba. Harap muli ng mga magkulang o tagagabay sa pag-aaral, tigkasin mo ang mga biyayang tinatanggap mo sa araw-araw na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Sa mga magulang o tagagabay naman, pakinggan ang mga biyayang tinatanggap ng iyong anak at sukatin ang performance batay sa rubrik sa ibaba o sa susunod na slide. Ito ay makikita sa gawain sa pagkatuto bilang 12, page 16. Narito ang rubrics. At bilang pangwakas, piliin lamang ang mga salita na bubuo sa ating talata. Ang patlang, sa kapwa at pagbibigay halaga
sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos ay pagpapakita ng patlang sa mga patlang bigay niya. Tapos na ang ating aralin sa ESP Weeks 1 to 3. Maraming salamat sa inyong pakikinig.